Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang mga bawal gawin pag nasa bansang Israel ka. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Israel ay isa sa pinaka-attracted na puntahan ng mga turista sa buong mundo dahil sa angking ganda nito, mapageographic man o mapakultura man. Ito ang nagsisilbing birthplace ng ilang major religion, kabilang na ang Judaism, Islam at Christianity. Dahil sa complex cultural situation dito, may mga ilang bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin kung pupunta ka sa lugar na ito. Ngayon, isa-isahin natin ang mga hindi mo dapat gawin kapag nasa bansang Israel ka. Huwag magpapaloko sa mga scammer. Actually, mas marami ka mapupuntahan at ma-e-enjoy na lugar kung hindi ka kukuha ng tour guide mo at ikaw mismo ang maglilibot. Isa pa sa advantage, mas marami ka makakasalamuan ng mga locals. Kaso ang disadvantage, marami nagkalat na manluloko sa kalye. May lalapit sa iyo na mag-o-offer na maging guide mo. Pag minalas-malas ka, maaari ka pang ma-scam at baka mas mapalaki pa ang gastos mo. Di tulad yung kukuha ka ng lisensyadong tourist guide, mas safe ka at hindi mo na kailangan magtanong-tanong kung kani-kanino. Laging magbigay ng tip. Ang mga crew sa restaurant dito ay hindi kalakihan ng sahod, kaya karamihan umaasa lang sila sa binibigay na tip ng customers. Kaya lagi sinasabi sa mga turista rito na sa tuwing kakain ka sa kahit anong kainan sa Israel, make sure na magbibigay ka ng tip at least 10% ng presyo ng binili mo. Nasa sayo na yun kung tataasan mo pa. Magbigay galang sa Memorial Days. Ito ay ang special na araw na inaalala sa Israel. Naglalaan ng oras ang mga tao rito bilang pag-alala sa mga nasawing sundalo at naging biktima ng terorista. Ito yung tinatawag na Yom HaZikaron at Yom HaShoah. Nagbabago ang petsa nito kada taon, pero usually nakatakda ito buwan ng April. Madalas, nakaset ang dalawang tunog ng sirena ng 8 o'clock ng gabi at kinabukasan ng 11 o'clock ng umaga. Kapag narinig mo ang tunog ng sirena, napakalaga na nasaan ka man o ano man ang ginagawa mo, kinakailangan mong huminto at tumayo ng tahimik. Lahat ng tao sa buong Israel ay ginagawa ang paghinto pag tumutunog ang sirena. Huwag kang matakot tumawad. Sa Old City of Jerusalem, ang mga tindahan dito ay medyo mahal talaga ang mga bilihin dahil ang target customer talaga nila rito ay mga turista. Gayunpaman, alam nyo ba na ang mga tindahan dito ay open for negotiation? Sa madaling salita, pwede mong tawaran. Kaya kung mamimili ka rito, huwag na huwag kakalimutang tumawad. Huwag matakot sa mga sundalo. Sa Israel ay nire-require ang mandatory military service pagtungtong ng edad na 18, mapababae man o lalaki. Ang conscription ay nagtatagal hanggang 3 taon para sa mga lalaki at 2 taon naman para sa mga babae. Ginagawa ito ng Israel dahil alam naman natin
na napapalibutan ito ng mga bansang galit na galit at gustong pabagsakin nito. Kung titignan ang kasaysayan, marami na itong naitalang labanan sa mga kapitbahay nitong bansa, lalo na noong mid-1960s hanggang 1970s. Dahil sa mga factors na ito, kahit saang lugar sa Israel ay may makikita kang sundalo, especially sa Jerusalem, bagamat may precautionary measure at mararamdaman mo bilang turista na safe ka sa lugar. Kaya wala kang dapat ikatakot. Katunayan, karamihan pa nga sa mga sundalong ito ay pwede mong pakiusapan na mag-take ng picture para sa'yo. Huwag magsusuot ng hindi naangkop sa mga religious site. Ito naman ay para sa mga religious site na bibisitahin mo habang nasa Jerusalem ka. Sa mga lugar na ito ay dapat ang lalaki at babae ay nakabihis ng maayos. Dapat natatakpan ng tuhod at siko. In some cases sa mga lalaki, kinakailangan mo magsuot ng tinatawag na yarmulke na provided naman nila ito yung sinusuot sa ulo. Sa mga babae naman, pagsusuotin ka ng shawl. Huwag subukang gumamit ng Uber. Sa Israel ay actually wala talagang Uber. Hindi ito nag-e-exist sa bansang ito. Salip, gumagamit dito ng app na tinatawag na Get Taxi. Ito ang pinakamura at pinakasafe na sakyan kung saan mang bahagi ng Israel mo gusto pumunta. Diretso lang ang lakad. Actually, dahil sa dami ng digmaan na kinaharap noon ng Israel, napakarami pa rin mga nakatanim na pampasabog sa paligid sa iilang lugar na hindi pa rin nakiklear. Kaya maraming mga istorya ng mga turista, sundalo, sibilyan na aksidenteng napupunta sa lugar na mayroong palang nakatanim na pampasabog, kaya hindi ka pwede mag-explore dito at manatili ka lang sa mismong daanan lang. Respetuhin ang kanilang reliyon. Ang Israel ay napaka-reliyosong lugar. Makaka-encounter ka rito ng mga Orthodox Jews. Kaya importante na irespeto mo ang kanilang tradisyon. Katunayan, ng mga Orthodox Jews na mga lalaki ay pinagbabawalang mahawakan ang mga babae. Ganon din ang babaeng Orthodox Jews sa mga lalaki. Kaya kung turista ka at may mga taong biglang iiwas sa'yo, eh malamang Orthodox Jews yun at bahagi yun ng kanilang paniniwala. Alam nyo ba na maraming nagtutungo rito hindi lang para sa religious tourism, kundi para malaman nila kung ano nga ba ang context sa likod ng sistema ng paniniwala ng bilyon-bilyong katao sa buong mundo ngayon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.